guys! Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon guys ay kung kailan ba pwedeng mag-ultrasound ang buntis at kailan ba malalaman yung gender ng baby. Diba? Siyempre, excited. So, kailan ang earliest na pwede kang mag-ultrasound? So, 6 weeks guys. So, 1.5 months. 6 weeks pwede ka nang mag-ultrasound. Makikita lang dito guys yung sac ng baby. At dapat din talaga gawin ang earliest initial ultrasound na to para makikita natin kung saan na-implant yung sac. Maglalaman din natin kung ectopic or hindi. So, ang normal po guys, may implant yung sac sa matres natin. O kung na-implant yung sac sa fallopian tube at kung saan, yun yung ectopic. So, dapat talaga magpo-ultrasound para pag ectopic man yan, huwag naman sana, maagapan agad. Kasi once na lalaki yung ectopic na yan, kung sa fallopian tube yan na-implant, puputok yan. At lahat ng fallopian tube nyo, yung tubo nyo, operahan yan, matatanggal. So, mas madami yung chance na hindi ka na pwedeng magbuntis. So, yun, napaka-importante ang initial ultrasound na to. As I said, yung sac lang talaga ang nakikita. Pero depende din sa ultrasound machine. Kasi sa ibang bansa, ako guys, delayed ako ng 1 day, nag-pregnancy test na ako, confirm na positive, buntis ako. And then, after 10 days, nagpa-ultrasound na ako. So, wala pang 6 weeks, diba? Nakita na talaga yung sac na na-implant naman sa matres ko. Kasi, ayun nga, nag-aalala din ako, baka namang ectopic. Kasi madami kaming mga cases, guys, sa hospital na mga 8 weeks na or 9 weeks sila pumupunta, and then kasi ang sakit-sakit daw ng tiyan nila pero alam nilang buntis sila, so ectopic pala. So pag ganun guys, puputok yung tubo nyo, ooperahan kayo, at mas madami pang gastos pag ganun, and then mas madami nga talagang chance na hindi na kayo magbubuntis ulit kung dalawa or tatlong ectopic na yan din na talaga pwede. So mas maigi talaga para malamang managad at maagapan kung ectopic man yan. At huwag naman sana. And then, 7 to 8 weeks, makikita na sa ultrasound yung heartbeat ni baby. So, pwede rin naman late konti kung wala naman kayong nararamdaman na pagsasakit ng puso, no, kaya nahihilo, ganun. Minsan kasi yun yung mga signs ng ectopic pregnancy. So, kung okay naman, 7 weeks or 8 weeks, pwede kayong magpa-ultrasound. May heartbeat na po si baby ng ganung week. So, and then, kung kailan naman natin malalaman ang gender ng baby. So, as I said, depende talaga yan sa ultrasound. Kasi ako guys, 12 weeks pa lang guys sa Vietnam at sa pinagtatrabahuan kong hospital doon. 12 weeks pa lang, nalaman na namin. At usually talaga yung mga pasyente namin, nalalaman na nila 12 weeks pa lang ang gender ng baby nila. So, nung nag-ultrasound ako ng 12 weeks, sabi ng nag-ultrasound sa aking boy. Pero sabi niya, hindi niya talagang in-assure na boy talaga. Sabi niya sa akin, nakikita ko boy. Sabi niya sa akin, honest siya na hindi pa talaga siya sure. And then, babalik ako after 2 weeks, 15 weeks. Yun, i-confirm daw niya yung gender ng baby. And then, bumalik ako ng 15 weeks. Confirm naman talaga na boy pa rin. So, ayun, 12 weeks, 15 weeks, meron na yan, pwede na yan. At makikita na ang gender ni baby. Pero sorry guys, kasi lahat ng mga kaibigan ko dito sa Pinas, and then sa mga naririnig ko din at sa mga comments din, ang sabi ng mga OB daw nila, 20 weeks bago makita yung gender ng baby. Ang tagal naman, di ba? Excited tayong mga mamis na makita yung at malaman yung gender ni baby. So, as early as 15 weeks, okay naman na sana. Pero, mag-aantay pa ng 1.5 months.
ganun, bago ma-confirm na yung gender ni baby. So, as I said, depende talaga sa mga ultrasound machine din, okay? Advice ko talaga, guys, napaka-importante yung initial ultrasound. As I said, para malaman ng maaga yan kung ectopic man yan o kaya sa matres natin na implant. Ang normal, guys, dapat talaga sa matres natin may implant yung sac o kaya yung fertilized egg na yun yung mabubuong baby. At yun, pwede na tayong pupunta sa doktor ng 6 weeks para ma-confirm kung saan yung position nun. At yun lang, guys. Thank you so much for watching. And please subscribe, like, and share, and comments if you have any questions and requests na pwedeng gawan ko ng videos. Bye-bye and God bless!